CRV tsaka RAV4. Ang mga ama ng soft roader o kaya tinatawag nilang crossover. Comfortable roundabout vehicle. Tama ba? Tama, sabi ng may-ari. Ito RAV4. Sabihin ng RAV4, Pops. Tanungin natin yung may-ari. Mga pala si Mark, admin ng RAV4 Philippines. Tiyo! Ikaw talaga ang the big boss. Isa sa mga admins. Marami kaming admin. Pero ibig sabihin, yung autoridad mo sa RAV4, nandun na sa pinakamataas. Ay, hindi naman. Huwag ka na mag-humble dyan. Yabangan to. So, RAV4 Philippines. Ito yung RAV4 niya, Pops. Sir Mark, anong ginawa mo ulit? Una kong ginawa dyan is yung palit ng mag, tapos nirepaint ko siya. Then from there, nag-start na bumaba ng pakonti-konti yung suspension. Binaba mo. Dati lowering springs lang, 2 inches sa harap, tapos sa likod mga 1.5. Mm. Tapos from there, may nakilala mga friends na mas mabababa pa yung sasakyan. Oh. Siyempre, ayaw natin magpatalo. Palit na tayo coilovers ngayon. Pababaan ang labanan dito. Para pasok tayo sa grupo. Kumbaga fitment. Tignan natin kung sukat. Finger rin itong... Oh, sige. Wala. Ututsa! Kasi yung finger ko . Ano lang to, so half finger gap lang ang pinag-uusapan dito. Ay, nakataas ng konti kasi daily siya . Nakataas pa yan sa lagay niyang yan. Pwede mo siya ibaba ng konti up to here. So sagad-sagad dito sa ng gulong. Ayan, dito. Walang rubbing na nagaganap dyan. Doon may rubbing na. Pero pang parking lang, ganun. Hindi, madadrive mo pa rin siya pero not as comfortable nung nakataas na. Paano yan? Yung mga haters niyan sasabihin. Paps, yung pagka-RAV4 mo, nawala yung essence niyan. Dahil syempre, binaba mo, hindi mo na ma-offroad dyan, di ba? Oo. Four-wheel drive nga . In the first place, hindi ko siya ginagamit sa off-road. City driving lang talaga. Kanya-kanyang passion. Trip ng iba, off-road, trip niya, lowered. Tapos kung ang trip niyo, manghusga, bahala kayo sa mga buhay niyo. Tama. Yung mga sticker na yan, nakakadagdag ng pogi. Ito lang yun. Lala ko yung mga founder niya. Sir Auric, tsaka si Ryan Isana. Okay, mga marami nagtatanong, mga legends of the 90s sa sticker. Gandang-ganda sila, Pops, . Oo. Mga suplado yung mga yan, hindi basta-basta nagbibigay ng sticker yan. Oo, 3 meets bago ako nakakuha. Meron silang para send ka ng portfolio ng sasakyan mo. Okay, naibigyan ko na lang si Ryan Isana, tsaka si Auric Go. Ayan, basically yan. Shoutout kila Robert RGT. Pops, ito. Anong explanation nito? Ito, spare tire siya, donut tire na mags. Basically, galing siya sa Benz. So, 5x112 siya. Pero gumagana ba to? Kasi syempre, reserbang gulong. Pag yun na flat, baka maliit yung isa. Fit naman siya. Naka-fold lang kasi siya ngayon, naka-deflate. Papi, kaya ka nga nag... spare tire kasi na-deflate yung gulong mo . Hindi, meron akong dalang inflator sa car lighter. Ba't yun na lang yun ang pang-inflate mo doon sa gulong? Halimbawa, sumabog na yung gulong, meron ka pa rin spare na magagamit. Pag sumabog lang. Ito, mga tambucho na to. Custom made lahat para magmukhang stock lang. Tapos nagpa-custom made din lang ako ng tow hitch para doon sa mga outdoorsing natin. Kasi alam mo, nakita ko sa Legend of the 90s, nagbabike ka . No? Ayan. So pag off-road, ipababa mo na rin bike mo, off-road ka na. Ayan, pwede. Itong taas part. Ayan, Surfboard ba yung laman yan? Roof box siya. So kasi may speakers tayo sa likod. So hindi ako makapaglagay ng mga gamit. So extra compartment space siya. Ano mga laman yan ngayon? Maliit na table, upuan, director's chair. Syempre pag may tambay, kailangan nyo yun . Di ba? So pang ano to, lifestyle talaga. Tsaka kailangan nyo rin siya i-register sa LTO. Hindi nga! Ito? Accessory na to? So ito additional din siya sa registro. May plate number to? Ay, hindi, wala. A-add lang nila dun sa registro mismo ng kotse. Basically, stock pa rin, palit lang ng steering wheel tsaka shift knob ng carbon fiber. Okay. Kasi, Pops, etong kotse mo, nung 90s, ito yung mga... Kay Inyaki. Artista. Inyaki, no? Diba? Sa TGIS. Pero sa kanya, three-door. Three-door, yung mukhang sapatos. Tawag nila yung Voltron. Laki ng magsan, ng size niyan, tol? 18 by 8.5 na TRD. Pang dyan talaga yan? Pang Toyota talaga siya. Pang Toyota. Tama naman, 90s na 90s yung pattern to. Ayan, yung inaalagaan ko dyan. Luwag sa loob . Family car talaga to . Hindi na bababa yung suspension yan pag lima sinakay mo dyan. Tapos yung top box mo, punuin mo pa ng mga table yan. Medyo nagra-rub ng konti, bumababa pa siya. Pero matigas na yung spring rate niya. Susubukan mo mamaya yung tagtag dyan. Masusuka naman sila yan. Huwag ka sasakay dito ng busog or lasing na lasing. Sound setup. Clarity. Pang chill lang. Tapos ang extra feature ni RAV4, kasi made siya for outdoors talaga. Tatanggalin mo lang yung headrest, tapos i-forward mo yung upuan para ka nang merong maliit na recliner. Kasi pag tapos from here, sakto na siya. Okay. Tapos yung headrest, pwede pansala ng gulay, gano'n. Tapos ito, nare-recline din siya, forward and backward.
Tapos pwede ka na matulog dyan. Yeah, mm, pwede. Yun yung feature niya sa ganito. Hindi ko lang sure sa mga mas later na model. Anong year ba to, sir? 1999, yung pinaka-last sa Gen 1. Pag pinalayas ka pala ng nanay mo dahil nilower mo masyado yung RAV4 mo, pwede kang tumira dito eh, no? Pwede na, may roof box na. Oo, oh, dalas to matik eh. Kadalasan matik, oo. Oh. Airbag ka mo. Ito wala na. Oo. Pero nasa akin pa rin yung original na manibela na. Buhay na lang. Ano lang? Unahin natin ang forma, gano'n. Hindi, seatbelt first. Nagtuklap kasi eh. Ah, so, okay. Ano. Tama yung mag-seatbelt kasi kayo, hindi diba? Dahil batas. Ay, meron ka pala matutuwa sa hood dyan. Hood? Binuksan natin sa hood. Sa makina. Para alam ko na yan. Gawin nyo na ako ngayon. Brand ambassador. Yan. Yeah. Medyo madumi lang. Anong tawag sa makina ngayon, Pards? 3SFE. Same siya ng pang Corona. Aha. 2.0. Pero 4-wheel drive siya real time. Tapos... Anong kilometers per liter ng ganyan? Ngayon, kayo city driving 6 to 7. Mm-hmm. Medyo malakas lang siya sa gas kasi real time yung 4-wheel niya. Oo. Hindi mo pwede Ito yung sinasabi mong unequal length headers. Yan, yung parang macaroni na pa-equal. Oo, para magtunog Subaru. Yan, oo. Yung mga ginawa mong ano dyan, sa landian dito, magkano nang inabo total? Pwede mo ba ibulong o sikreto na yun na matindi? Hindi malaman na, ng mami mo. Pero I lost count. Pero kadalasan naman kasi mga binibili natin dyan, it's either surplus, tsaka yung sa mga pangilalim kasi wala ka talagang mabibiling lowering kit na para mababa mo siya ng ganito. Ano pa? Itong bakal na to? Ayan, pati... ito. Notch bar, ginawa, pinagawa ko sa Macam Motorworks. Ano siya? Kasi wala ano eh, yung ganitong model, wala talagang fog lamps. Ito is signal light lang tsaka park light. Parang gusto mo talaga Subaru, no? Mukhang Subaru sa anggulong ito eh, no? Forester ang dating eh. Parang pag-ibig to ah. Ito yung babaeng sunagot ka eh. Meron ka ibang pangarap ah. O napamahal ka na dyan bigla. Oh, actually dati pambenta namin dapat siya. Tapos nung time na yun, tumaas yung gas. I think umabot ng 65. So ang nabenta is yung isang sasakyan. Ang difference na lang sa iba, meron single lang yung bubog niya, single bulb lang. Pinalitan ko lang yung bubog. Okay, okay. Kasi nagdidilaw na siya. Tama. Sa... Yung mga problema ng ganun, nagdidilaw. Oh. Yun, no? Sinasabi mo. Mm, yan. Tignan mo nga naman. Ano yan? Kumusta naman? Anong mga problema mo sa kotseng to? Gas. Gas lang. Pero matibay. Matibay. Kung anong lowering ang ginawa mo, matibay pa rin. Madali hanapin yung piyesa. Tsaka ano naman, durable. Pero... Sa RAV4 Club, ano mga tinitignan ng pamantayan ng magandang RAV4 doon? Ito, rare find din siya. Yung strut bar na yan, Toms. Na Toms na. Pang kanya talaga yan? Yeah, pang RAV4 talaga yan. So wala ka na ibang iniba? Yung electronic cutout na lang. Ano yun? Yung pang New Year. Yung Tambucho? Basically, meron akong isa pang outlet ng Tambucho na nag-open and close. Para kung gusto ko siyang tahimik or kung gusto ko siyang sobrang ingay, yun, meron siyang switch sa loob. Sample nga. Pucha, di mo alaman kung packboy to si Papi o ano eh. May mga paingay na ganyan eh. Ano ba ang tawag sa mga... Electronic cutout. Masawa ka na? Wala pa. Jowa ka? Wala. Puta, tapos yung sound niya. Swabe-swabe na ganun. Yan yung stock. Yeah, yeah. Opa, sample. Idol, ganyan. Rep mo nga kapatid. Ta, parang tunog Subaru. Yung pa lang yung mabait mode. Ikaw na magpindot para sa loud mode. And repress mo lang yung... X. X sa taas. Ayan. Talag iba kagad. Konti lang, banayad lang ha. Baka magulat yung mga presidente ng UP. Okay, Parch. Okay na yung stock lang. Oh, bait na. Ginusto mo yon, yung ganong sound. Oo, oh, yan. Yung talaga yung habol natin. Kanya-kanya trip talaga to. Pag may, minsan kasi may mga nakakasabay tayo sa daan, makulit. Hindi no, naman tayo nakikipagharutan sa daan, bawal yun. Maliit ang mga yan. Ito, the lowered, sinishete mo, no? Hmm, may mga areas na kahit shete hindi kaya eh. Ano, anong gagawin mo? Tanggapin mo na lang. Oh, longer route. Pag may drive-thru na alam mong mataas. Ah, wala. Oh. Tiisin mo na lang yung guto mo. Baba ka na lang, partner. Lower this life. Ano yung club mo? RAV4 Club? RAV4 Club Philippines. Lahat welcome naman. Panahon from na first to fifth gen, meron kaming members. Isa lang siya sa Facebook. Gusto kasi namin may uniformity.
Okay, sa loob tayo na RAV4, no? Anong laman itong hi-fi mo, tol? Ito lang. Favorite ko to. Francis? Francis. Mga millennial, di nyo nakilala yan. Puro kayo biscuit, saka mga hip-hop. So, ito. Liter na ganyan. Separates yan. Ganun. May amplifier sa likod. Let me in. Tama na. Baka magmumol tayo dito bigla. Pero paano yan, Paps? SQ-SQ, tapos yung tambucho mo, loud. Oo, loud and clear. Hindi nagko-conflict yung ano, mga sounds. Hindi naman. Pag ito, ayan, tulad ngayon, naka-quiet mode parking siya. Kahit mag-sounds ka, long drive, hindi siya ganun kainin. Binagyo mo na to. Hindi naman nalubak sa ngayon ng roads. Hindi, itataas ko siya na konti. Adjustable naman. Paano adjust? Pindot o ano? Hindi, ano siya, manual. May spanner siya. Spannerin mo, ayun. Pinalinis mo ba to para sa show, sa video na to, o malinis talaga ikaw gumamit? Oo, ganito talaga. Number one rule lang dito, walang vape, walang pagkain sa loob ng... Bawal kumain. Hindi, pwede mag-drive to. Huwag lang kakainin dito. Ayun, salamat, Pops. Thank you, Pops. Thank you. 1994, nung unang nakita ng mundo ang Recreational Activity Vehicle 4-Wheel Drive or RAV4 in short. Ang target market nito ay yung mga gusto ng benefits ng mas malalaking SUV gaya ng cargo space, ground clearance, 4-wheel drive, at kinaganda ng maliliit na kotse gaya ng ride comfort, maneuverability, at fuel economy. Sa Pilipinas, 1996 naman nauso ang 3-door version sa mga sosyal na kabataan. Medyo mahal kasi, pero masikip, kaya pangbagets ang dating. Nung lumabas na lang yung 4-door version, medyo naging mas family-friendly itong RAV4. Naging alamat itong sasakyan na to dahil sa tibay, user-friendliness, at fun factor. Ito na yata ang first generation RAV4 ang nagpasikat sa konsepto ng crossover vehicle na ngayon lahat ata ng manufacturer ng auto ay may modelong ganito ang style. 1999 Toyota RAV4. Seatbelt tayo, baka sugahan tayo ng... Hinusgahan na nga tayo dahil lowered tayo. Walang ano to, no? No issues whatsoever. Tunog lang yung rear differential, pero ano pa yun? Hindi tayo wala biglang yun. Bibitaw yan. Hindi. Lambot yung clutch, no? Parang normal na kotse naman, ano? Kaya ko ba yan? Shit, oo. Shit mo. Paano pa ganun? Pag ganito. Pwede tayo magwelto dun. Ganun? Lakas ka nga sa gas ito, lalayo biyahe natin. Lamig ng aircon tol, ah. Medyo matagtag ng konti, ha? Sobra. Ayan po. Sabi ko sa'yo, ready ka na? Ayan, nag-rub lang yung gulong. Yun lang yung tub, yung ano siya, yung diferensya. Tapos may hapon-hapon parang salita. Yun. Ano yun? Yamite. Hindi, ano, tawag namin dyan yung Bakushimas. Nasa mga truck siya sa Japan. Meron siyang 8 tones, pero ginagamit lang namin dun sa reverse lang. Ano bang kultura to? JDM, sa Japan nag-originate yung ganitong lowering? Oo, yung mga habol kasi namin is yung stance. So, dapat ba rito dahan-dahan ni drive para hindi tayo ma-shock sa lubak? Medyo malikot kasi, matigas yung spring rate niya ngayon eh. Oo. Hindi ko siya na-adjust ng malambot. Pero pag yung medyo maalun-alun na yun, magbabagal ka talaga kasi... Tatalbog ka talaga. Sabihin mo, pag hinahiway mo to, takbo mo 100. Ay hindi, actually sa highway okay siya eh. Wala naman ano eh, huwag ka lang mag-EDSA ng... EDSA galit sa akin tao. 40-50, kahit maluwag. Ganon? Pero pag S-Lex, N-Lex, medyo maayos naman kasi yung daan eh. So kaya niya mag-100. Ilan ang maximum na sakay mong kasya para hindi sumayan? Tatlo, dalawa sa likod, isa dito sa harap. Ah okay, paano pa rin? Uy, putang ina! Hindi, yun lang yun. Wala yun? Yun sa differential lang yun. Hindi, sabihin yung talbog niya. Yung talbog yan, no? Regular yan. Kasi mataas yung spring rate niya na nakabit sa likod. Before kasi pag hindi ko siya kinabitan na matigas na spring, nagbo-bottom out yung shocks, muuntog. Alam mo talaga na ganyan mangyayari sa auto mo? Actually, oo. Hindi, pero hindi naman bigla, pakunti-kunti. Oo, tapos landa ka na nasanay. Tapos, First gear na ba yun? Yan. Medyo malambot yun ang pagpumapasok. Oo, kasi kaya mo siya pag yung crawling, pwede mo siya ipasok ng segunda para diesel. Mababa kasi ang gear ratio niya. Magkakadikit ang ano niya eh, ang gear ratio. Matork na kotse pa doon. Oo.
May mga iba rin na pinapataasan yung ano nila. Meron kaming isa ring kasama sa admin na 3 door na ganito din, pero 3 door off-road. Off-road naman siya, maganda rin yung setup na. Kaso taga ano pa kasi siya taga Pampanga area. Okay. Kailangan niya gawin 'yon. Oh, okay. Baka marami siyang off-road activities. Pero ito Paps, ang braking tsaka steering performance naiiba dun sa dagdag. Nung nag-lowered ako, halos parehas din lang naman. Ang naging difference lang, mas matagtag siya. Wala naman ako binago sa brakes, wala rin ako binago sa, basically suspension lang siya sa setup. Tsaka yung pangulit na exhaust. Talagang pangal lang to, no? Windows down, tas gano'n, G-style eh, no? Oo, pero hindi ako kapag windows down, ang init eh. Yun. Oo, kaya walang tint na lang. Oo. Ang papogi, ano? Ito. Pababa niyan, daan-daan ba? Ay, hindi, ano, medyo okay naman yun. Okay lang yan. Okay, oh, yan, yan. Yan tayo, yan ang pinili ko. Parang lowered friendly. Oo, tama. Ang village nyo, dapat yung liligawan mo rito, Paps. Yung subdivision nila, wala masyadong humps eh, no? Oo, di, tsaka... Hindi, magbe-break kayo kaagad eh. O magbe-break yung kotse mo. Tama. Ayan, ano. O, Paps, salamat ha. Thank you, papi. Saan kakaibang experience to? Nahilo ka ba? Hindi naman. Yung shock, ang tagtag naman niya parang malambot eh. Hindi yung... Mabilis lang yung rebound. Oo, oo. Thank you, tol. Oh, RAV4, Club of the Philippines, tsaka Damab. Honda CR-V. Yung sticker na to, parang trapper keeper eh, no? 90s na 90s yung datingan eh. Di may-ari. Ano pangalan mo, papi? Randy, boss. Randy, yes. Damab. Damab. Ano yun? Organisasyon yan ng mga ano? It's a car club that we have created. Ganyan yung mga datingan ng mga kotse nyo? Lowered na mostly SUV. Yung mga hindi lowered, etsa puwera na doon? Hindi naman. Ano? Welcome lahat. So basta, ang number one rule lang namin is pagdating sa kalsada, lahat kayo behave. We should follow... Walang kupal doon. Yes. Ah. Sige, Paps. Kwento mo sa akin itong CRV mo. Anong kulay? Ang tawag sa kulay na ganyan? Base color niya is Sunburst. Nagsimula yan. Sunburst yung pang SIR? Oo. Tapos pinadagdagan ko lang ng pinadagdagan pa ng green hanggang sa makuha ko yung kulay na yan. Yung Maniac Tint, ikaw na nagpalagay niyan? Hindi, si Mrs. yan. Si Mrs. Siya nag-request niyan. Hindi naman ako. Bakit meron ba siyang masamang binabalak sa'yo? Wala. Ayaw niyang makita ang kasama ka. Ganun, dalawa lang yan eh. Doon yata sa pangalawa. baka madamab siya eh, no? Eto, papi, parang gaataul na yung ano mo ah. Ano tatak niya? Arlington. Arlington. Ano nga tatak niya? Ano nga ganyan? Terso rin. Eto, parehas nito. Ga-surfboard. Ayun o, terso. Butya, ala ko mga St. Peter yung mga galawan na ganyan eh. Tinatago sinabal mo. Easy! Mga damab ba yun? Naka-t-shirt ka pa damab dyan ah. Naka-rubber. Mahirap na kung ano-ano. Kasi ako lang daw yung may tint. Lahat sila kasi walang tint. Okay, okay, okay. Ito. Ano yan? Ito, Nerf bar. Ito. Nerf bar, yung parang baril ng mga kabataan. Oo, oh, parang ganun. Nerf yung tawag. Papi, di yung silbi nito sa mga nag-offroad. Pag gumilid yung kotse, hindi tatama yung bato dyan. Pag... Yan din, guard niya kasi binaba na namin ang husto eh. So yan na lang yung sasabi. Ay, para hindi masira yung running board. Okay, okay, okay. Kala ko... Oo, pro dyan. Ganyang kababa. Pwede ba pipinggering ko to, ha? Sige, boss. Uy, ito, boss. Malala ata doon sa isa. Ito, di man lang magkasya. Kung yung isa half finger gap, ito, one fourth finger gap, mga kapatid, no? Tinaas pa namin yun. Nakataas pa yan. Binyahe ng malayo nun ang karaan. Pa yan. So, hanggang dito talaga siya. Shete kung shit. Hanggang saan? Hanggang dito. Ano namang ginawa yan sa CRV nyo? Kahusgahan kayo ng internet niyan. Ay, yun lang. Haters will hate us, pero yung lovers would love us. They hate us because they ain't us. Pero lovers will love us. Lovers will love us. Take ka sa misis mo. Lovers, lovers ka. Okay, Paps. Ito sa likod. Ito yung feature ng CRV na paborito ko. Kasi ito, bumubukas. Tapos ito, bumubukas din. Yes, boss. Diba? Ano bang sense doon? para mabilis mo malagay yung gamit mo. Eh kaso, nilagyan na natin ng subwoofer. So, hindi na siya masyadong functional. Sarako ha. Kasi alam ko, wawa, ganyan, tinara mo.
Pwede dito, di ba? May parang pinaka-shooter dyan, no? Tsaka may ano siya, may table yan. Asan table? And it's sa ilalim. A table? Sige nga, bunutin mo nga. Stack yan sa lahat ng CRV? Yes, boss. Puta, may table? Sino ang tinetable mo? Misis mo lang? Hindi, pag nag... Yung mga yan. Pag nagiinuman kami, minsan... Sino magdadrive? Nakainom? Bahay lang. Hindi siya, bahay na lang kayo magtable? Itong mga damab na to. Okay. Puta. Gen 1, Gen 2 may ganyan. Yung... Sa Gen 3 wala na. Sa Gentry wala. Oh, yung tatak niya CRV talaga, no? Yes, boss. Hindi pwede sa RAV4 yan, ganon. Hindi po pa pwede. Sige nga, baka mga kapatid. Oh, ha? Aha. Tapos dito. Sorry, madumi. Tapos dito uupo, sir. Yes, boss. Uupo, ganyan. No? Tapos, iinom dito. Lagayan ng basura. Ha? Lagayan ng basura. Plastic. Pucha. Nasabita mo siya. Alam mo, may ganyan, Mio. Hindi lalagyan ng basura, lalagyan ng gulay. At hindi na pwede lalagyan ng gulay yan, lalagyan ng basura eh. Lalagyan mo, pang basura siya. Pag, para pagkatapos nyo uminom o kumain, diretso rito, clean as you go. So, kumbaga, dinesign to magiging picnic vehicle, gano'n. Picnic vehicle siya. Na okay. Laging ganyan kababa. Ang nilowered mo, ang picnic mo, semento. Katulad nito, dito ka magpipicnic. Yes, boss. Pwede sa damuhan talaga. Sasayad ka. Courtesy yan ni Ian. Sino na naman yun? Yung tropa namin na talagang nagbababa ng auto. Siya yung gumawa niyan eh. Noong una, ayoko talaga ng ganyang kababa. Oh. Kasi inuuwi ko yan ng Bulacan before. Eh. Oh, saan sa Bulacan? Marilao. Patag naman dun ah. Meron kasing daan dun na rap road. So, sabi ko sa kanya, wag ganyang kababa. Eh, sabi niya sa akin, hindi ako nagbababa ng hindi sagad eh. So, yun. Tapos, pala si Sir Ian, eh. Tapos, lahat na, yung mga sumasama sa amin, pagka nakikitang mababa, si Ian yung gumagawa. Ito, ano to? Ito lagayan ng tools. So, habang kumakain ka, yan yung tools. Set. Di ba pwede ilagay ng putlong? Ganun ano? Pwede rin. Ito kapatid. Ito. Ito wala. Design lang siya. Naalis siya na yun. Naalis siya. Pero ito design natin, lang. Tignan natin kung ano laman. Walang laman yan. Alam ko na. Lalagay nyo dyan. Oh yan ha. Idea. Checkpointin nyo po ito. Taguan no? Pwede. Mga kaduda-duda ng mga datingan na mga tinted na ganyan. Dito po. Silipin natin. May robust dyan. Efectos dyan. Siyempre, pag nilagay na lang basura dito, di nyo nakakalkalin yan, di ba? Sige, balik mo na. Loko-loko to si Soichiro Honda minsan, eh, no? Sige, balik na natin. Baka mawala. Mahal yung mga ano na ganyan, eh, no? Pag nawala yan. Oo, eto. Flare light kasi siya. Hindi. So, ipapatong mo siya. JDM yan. Oo. JDM number 1. Yun kasi yung... Accessory yan, binibili yan. Ay, original yan o binibili? Binili ko to, boss, separately. Ito siya. Pag naplatang ka, ang tawag sa mags mo? Inter Milano. Yan, na yan. By 8x9 siya. Ha? By 8x9. By 8x9, Stance Nation ang dating. Stance Nation. Teka lang, idol. Ba mga kabataan ngayon. Ilan taong ka na, Pudge? 39. Dito, age na pala to eh. Dito siya. Doon siya yung patong. May magnet siya. Pag nagiinuman kayo, naka-hazard kasi. Pwede. Parang hindi kayo banggain. Minsan dito namin nilalagay. Ay putang galing dumidikitan. Pwede sa rep to ah. Huwag na nga, baka magasgasan ko pa yung ano. O tapos ano pa? Yan, lahat ng Honda Access meron na ako. Nakakapit. Mamaya natin balik to. Para kunyari wala tayong pakialam sa life. Bilang mga teenager. Eto, dito ako pinaka nahihirapan sa air refiner. Tagal kong hinahanap yan. Ano bang special dyan, Pards? Ano siya? Umiilaw lang, tapos may hangin. Anak ng... Gano'y ganyan? Ang kuha ko dyan, 8,000. Put! 8,000 yan? Yes, boss. Pero anong ginagawa niyan? Nililinis yung hangin. Nililinis yung hangin. So pag may tropang umutot dyan, linis yan.
Ganun kasi ito yung mga hapon, di ba? Yung mga hapon naninigarilyo sa loob ng auto. Okay, wag ka na lang mag-yosi. Yun yung purpose nila. Ang hirap magbukas ng bintana para pumasok ang fresh air. Thousand. Okay, okay, okay. Ano pa, ano pa, ano pa? Tapos naka-Carosera na ako ng overhead speaker. Stick, stuck niya dito, stuck niya yan para hindi, dito. Hindi, add-on na lang yan. Hapon-hapon yan. Oo, hapon-hapon. Maganda tumunog yan, syempre. Yes, boss. Tapos yung upuan ko, ito na lang kulang ko. Ano ba yan? Yung sidings ng likod. Dapat kasi itim siya. Ang performa... Iba pwesto pala, no? Isa nandito. Ang performa kasi, boss, yung sidings niya itim. So yan na lang yung hinahanap ko pa. Meron na akong nakita kaso ayaw pa ibenta eh. Itim. Oo, parang ganito. Sa loob. Yon, performa ang tawag. Okay. Explain mo nga sa akin sa mga nagsi-CRV ilang bang style na meron? Merong performa na Japan, tapos merong Euro, merong Fullmark, which is Japan din, tapos merong pang modulo. Ano yung local na Philippines? PH. Yung stock lang na din. Ayaw nyo nun? Ayaw. Ba? Meron pang US. Okay, buksan ko ha. Sige, boss. Okay. Pops, ano yun? Teka lang. Pang bukas yan dun sa likod. Kasi stock diba, yan? Sa Japan kasi, di ba right? Oh. Right hand sila. So, pag bubuksan mo yung likod, ito. Ito sa local? Yes, boss. Yung pinanggalingan ng Japan. Pero ito, itong tingga na to, ano to? Yan pang bukas ng hood. Nabali na kasi. Nabali na. Malang binili mo dun sa air freshener, tapos... Meron ako. Hindi ko pa lang nakakabit. Recently lang kasi nabali yan. Ah, nakakonekta rito yan. Kaya tingga ka muna. Tingga ako na lang muna. Ito. Ito yung power window nandito. Ito. Wala po talaga dito sa side na to. Wala. Ito pang power lock lang. Ganda. Ito sir, ang mga parts nito compatible sa Civic? Yung gauge. Oo. Yun lang. Gauge. Sa Accord, hindi? Sa Accord, hindi. Climate control. Ah, boss. Imported na to. Yan. DDM. Hindi pa, ano yan. Local pa. Yun. Fender mirror. Oo. Sa Japan. Sir, ito tapos po. Tapos meron din tayong bumper pole. Asan na yun? Saan napunta? Ay. Pag nanonood ako ng mga video na JDM, parang may napipindot sa akin, may tumataas na gano'n. Hentai yun, hentai. Easy, hentai. Hentai pole pala yun. Ito. May table din dito, Parcho. Oo, yan, JDM din siya. Ito. Long table na siya. Long table? Ang daming table naman ito. So, at dito pwede kumain. Oo. Ako, ito maganda, may ano, armrest to. May armrest siya. Aha. Ito, ano to Parge? Pag sa matatanda, kapitan. Tapos ginawa mong hawakan ng karoserya mo. Hindi, ito talaga, yung dulo, yun yung hawakan talaga nito. Ay, pero ganun din Parge, kapag may humps, slow down ka talaga. Oo, boss. 7-7. Sa likod. Ito, air freshener. Oo. Lagayan din ng ano, tinatanggal ko lang yan. May air freshener ka dito, tapos hihigupin ng gadget mo na nandun. Yeah. Bakit ka naglagay ng ganyan? Papi, yan naman, yes. ilang kilometers per liter yan? Ito, since deleted na. Yung alin, nang deleted? Yung all-time 4 niya. Ah, okay, deleted na yung 4-wheel drive. 10 kilometers per liter. Nepa, yung pala yung sikreto para tumipid sa gas para yan. Para tumipid. Meron yung totoong plate number niya. Meron. Kompleto ORCR neto. Yes, idol. Legit check tol. Oh, basta meron. Ito yun, may rehistro din to. Oo. Ha? Kasi kapag hindi mo nirehistro, pag dumaan ka ng NLEX o kaya SLEX. Huli ka. Ito naman, sa SLEX ba papaypay to? Hindi. Kasi aerodynamic naman. Hmm. 1998, nung unang lumabas ang sagot ng Honda sa RAV4 sa Pilipinas. Itong CRV may double wishbone suspension, 2-liter DOC engine, at real-time all-wheel drive. Yan yung gagana lang yung mga gulong sa likod kapag na-sense na niya na dumudulas na yung harap. Tapos may mesa pa sa likod. Malakas ang hatak, komportable, yung sound system nakasetup na pag bili mo sa kasa sa mga sound cruiser versions. Medyo malakas lang sa gas, pero cool na yayamanin ang dating. Kung ayaw ng mami mong sosyal sa mga AUV na malakas makatito, eto ang pinipili niya pang sundo sa mga anak niya. Sa sobrang ganda ng sasakyang ito, palagi itong nasa best-selling list sa kategory niya. Simula dito sa Gen 1 hanggang sa mga modelong CRV. Honda CRV, kasama si Papa Randy.
Ano sabi mo? No rub, no love. Yun ang pagka, warning mo. Pagka diliko ka, may mararamdaman ka talagang rabi. Okay. Nagra-rub siya. Gusto lang naman natin matutunan ng iba-ibang lifestyle ng mga tao, kanya-kanya mga trip. May game. Seatbelt tayo, Pops. Baka kasigan tayo ng... madlang people. You know who. Pa natin bintana kaya, pwede? Pwede. Ilaw, ang dilim eh. Kasabi na eh. Saan ang handbrake? Ito. Kita mo ha. Doon siya sa ilalim ng table. Yung handbrake, tinago niya. Hindi basta-basta manakaw. May iba yung mga pedal mo tol ha? Magkakalapit ba? Oo, eh, parang magkakalapit na... So under chassis mo ba madalas masira pag lowered parts? Medyo. Kasama na sa budget yun. Kasama na sa budget yun. So hindi pwede sa lubak to, ganyan? Pwede naman, kaso talagang aalalay ka. Ito kahit bilisan mo. So parang kotse lang siya? Parang kotse lang. Bakit ano ba yung spring na ito? Naka-coil over ito. Di ba pwede yung spring na lang ng Civic para baba na kagad? Pag yung iba ginagawa, EK na shocks, tapos stock spring ng pangharap. Ganun yung ginagamit nila. May rubbing konti. Oo, yan. Tanggap mo yan? Tanggap ko yan. Kasi ginusto ko eh. Saan yun? Sa fender o sa... Sa ano lang naman yan? Fender liner. Fender liner. Hindi kasi namin tinanggal dahil mauupo din naman siya eh. Kung mabilis na cornering pops, hindi pwede. Ganun talaga. To. May ganun talaga. So hindi pwede mong spirited driving dito. Dapat ganun ka lang ano. Hey bro. Ride slow. Ride slow, look good, ganun ano? Tama. Sakto rin yun para iwas disgrasya. Ganun ba yun? Oh, diba? Pag mabagal ka, hindi ka madidisgrasya. Paano mag NLEX? Yun nga lang, mag-inik. Kaya mo naman mapatakbo to sa NLEX sa mga 100. 100, walang problema. 100, 120. Hindi papaypay. Hindi naman. Walang kaputol ang ginawa rito. Ano na? Walang putol-putol. Wala. Lowered lang ng coil over. Coil over. Lang siya. Aircon okay naman lahat. Aircon okay. Lahat ng ilaw nito ayos. Wala ko, di mo na pinagawa yung aircon dahil ano ka naman eh, ride slow, look good. Hindi, mas paano pag kasama ko yung commander? Si commander tsaka yung iba. Oh. Joke lang. Yung iba. Yung mga nakikisakay. Mga tropa. Sa map, di ba? Oo. Patol ah. Meron ka bang ibang coaching kinonsider bago mo kunin to? O talagang ito ginusto? Ito talaga first love ko. Actually, yung tsahin ko kasi before, nakaganito. Hmm. Pag uwi ko galing ng eskwelahan, nakita ko nakaparada sa kanila bagong bilay. Sabi ko, sana magkaganon ako. Kasi yun. Nagkaganito. Naman. Binaba mo naman ang binaba ko naman ang gusto. Napasama sa mga tropa eh. Sa mo naman nakita to, sino naman nag-influensya sa'yo? Actually, mga tropa rin. Nung una, talagang kada meet, dahan-dahan, tsumasok-suy ako ng pyesa. Every meet, meron ka ng ganito dyan. Nagsimula to, UCOB tawag nila. United Colors of Benetton. Itim ang hood, blue ang bumper. Parang surplus special, ganun. Saan-saan galing na kotse yan. Yes. Tapos nung nabuo ko na siya, ayun na, tsaka ko siya pinapinturahan. Ano man mapapayo mo sa mga gustong magkaroon ng CRV na ganito? Na yung i-jaja forms yung CRV? Kailangan mahaba pasensya nila. Kasi yung pyesa, merong mga mahihirap talagang hanapin. Mga, lalo na yung mga rare. Tsaga lang sa hanapan. Tsaga lang sa hanapan. Tsaka dapat may budget ka. Kung may budget ka, may nakita ka na, kunin mo na. Kasi bukas, wala na yun. Ah, ganun? Kailan ba simula mo binuo to? Nasa akin to, 4 na taon na. So, nabuo ko to, 2 taon. Ito ba may limitasyon sa mga pwedeng puntahan? Kasi, halimbawa, punta tayo sa ano, pare? Cloud 9! Lubak-lubak, halimbawa doon. Hindi naman sala. Yun lang talaga. Maiakyat mo siya, kaso talagang dahan-dahan. Hindi pwede yung mabilis yung approach mo. Kasi pag mabilis ang approach mo, magsasayaran sa ilalim. Eh yung mga parking ng SM, gano'n. Kaya naman. Kaya naman. Saka drive-thru. Oo, drive-thru. Drive-thru din sa McDonald's Marikina, gano'n. Mataas yun ah. Huwag lang sa ano, McDonald's Congressional. Yun, mataas kasi dun eh. So nakamapa na sa'yo lahat ng McDonald's, mataas ang Oo. Iniiwasan ko na siya.
okay. Iwas na ako sa ganun. Parang kanya-kanya talagang trip, ano? Mm. So, kung trip nyo yung ganito, umanib kayo sa The Mob. The Mob. Ano yung sa mga CRB? Ano yung CRB Mob EH. Ayun yun. Ilan ang member niyan? Konti lang kami doon, pero talagang mga tropa, tulungan. Mga panatik. Tulungan o demonyuhan ng ano. May ganun. Aray, lower mo yung baba. Masyado pang mataas yung CRB mo. May ganun Two din. Two fingers. O, ganun. So, minsan sa bahay sila gumagawa. Mga DIY. Linis, baba, konting pintura. Sa bahay nila ginagawa yun. Sa bahay ko. Doon tumatambay. Tapos naglalabas na kami ng mesa. Habang may gumagawa, bumibili kami ng ulam. Kakain na lang kami. Oo, nilalabas na yung mesa nito. Sa bahay na, nilabas pa yung mesa. Ito yung uso ngayon na sa mga Gen 1 eh. Diba? Pag ito yung dito papunta pagka binubo. Yes. Otherwise, keep it stuck. Oo, ganun. Ito street. Sa Japan, ganito uso to. Oo. Yung iba naman, nililift. Nililift? Oo. Pinang kasi off-road? Oo, pinang off-road. Pinagawa parang jimny, ganun, ano? Okay. Thank you, Pops. Naimbento ang crossover para matugunan ang napakalaking market na naghahanap ng multifunctional na sasakyan. Malay natin kung in-engineer ang mga kotseng to na kasama sa mga function na yon eh ma-lowered ng sagad katulad ng ginagawa ng dalawan to. Kung sa iba, sky is the limit. Sa mga to, the ground is the limit. Pababaan ng tindig. Hindi naman para sa high speed stability o pagbaba ng center of gravity para sa cornering performance, pero para lang maging astig ang dating. Hindi naman mga packboy itong sila Papa Mark at Papa Randy na walang mapagtripan at nagsalpak na lang ng kung ano-anong piyesang pampabagsak ng mga sasakyan nila. Para maging ganyan yung mga RAV4 at CRV nila, kailangan ng matinding kaalaman sa engineering, road safety, car culture at pagiging malaya sa pag-iisip. Kailangan din ng sandamakmak na pagka-good vibes at pag-iintindi sa mga feeling mas nakakaalam kung ano ang tama para sa mga sasakyan nila. Kung may RAV4 at CRV ako, hindi ko gaganituhin. Pero fan ako ng pagiging masayahin, malakas ang loob, at pagiging walang pake sa sasabihin ng iba. Sa mga uma-out of the box tulad ni Papa Mark at Papa Randy, salamat sa inyo dahil napapalawak ang kaisipan ng mundo sa mga pwedeng gawin sa mga sasakyan. At sa mga haters dyan, isipin mo na lang na parang modern art to. Hindi porket hindi maganda sa'yo, hindi na rin maganda para sa lahat.